doon, high risk ka for breast cancer. So, sino lang ang pwede mag... endometrial. Oh, sino lang pwede mag-HRT? Basta binabantayan ng OB mo, walang problema. Pag kunyari, meron kang lahi ng cancer, hindi ka pwedeng bigyan ng hormonal replacement pwede therapy? Pwede pa rin. Basta laging nandyan yung OB. Okay. So, anong babantayan niya ron? Kung biglang magkabukol? Ganun? Yes, o kaya magdugo or kumapal yung matres. Ah, okay. So, ang HRT pala, hindi lang yung breast ang binabantayan. Pati ang matres. Yan ang pwedeng tamaan pwede ng cancer cell. So, so, anong replacement mo? Kung kunyari, talaga, kasi nahihirapan daw yung iba na hot flashes, pag nag-menopause. I'm not sure about the hormones, but I think they give also a hormones na may anti-ano na rin. Combination that would lessen the chance of having cancer of yung sa endometrial mo or sa breast. Okay. May combination eh. Oo. Balikan ko lang, Doc, yung tungkol sa nakita stage 0 pa lang yung iyong cancer. Kung nakita ito sa uterus, tinatanggal na ba agad ang uterus? Na tinatabiso ba agad? Pag sabi mo kasing stage 0, wala pa siyang cancer. Stage 1 yun. Tatanggalin na siya. Ah, pag stage 1, dun lang tinatanggal. Pag stage 0, ano lang ang gagawin? Wala. Hindi pa siya invaded eh. So, okay pa siya. Hindi pa siya nag-invade. So, you have to remember for cancer, it's ano bang difference ng cancer sa benign? The cancer cells invade other, like vessel or, or yung sa matres mo or sa breast. Yun yung difference. So, hindi pa siya stage 0 is wala pa, it's not yet malignant or something. May gamot na ibibigay pag gano'n? Babantayan. Babantayan. Kung breast kasi pwede, may tableta. Or pwedeng tanggalin yung bukol na stage 0. Or pwedeng partial mastectomy, yun yung mga gano'n. Now for DCIS, lumpectomy ganyan, pinaparadyate pa rin. Okay. For partial, kung lumpectomy ah. But if you do the whole breast, itanggalin mo, it's just hormonal treatment. Oh, okay. Oh, the same with the uterus? As a uterus, iba naman yun. Kung nagbi-bleed, better to remove the uterus. I'm not sure about the OB. I think it's, they advocate, hindi sila masyado atang nag-o-opera basta-basta. Yes, yes. Oo. Siyempre, lalo na kung bata pa. Gusto mag-anak or something. So, problema. Oo. Yung paghuli pala sa cancer, eh, hindi mo rin basta-basta mahuhuli kung wala kang regular na mga check-ups, ganyan. Yes. At saka, depende naman kasi sa age. Hindi naman lahat i-screen mo. O kaya, if you have a family history. But there are guidelines on when to do your screening. Like, for example, for breast, at least at the age of 40, you do your mammo. Every kailan ba yung mammo? Once a year, yan. Every year. Or for bata naman, kunyari hindi pa siya 40, pero may nakakapaminsan eh. You can do your clinical breast exam. You go to your OB or your family physician. And then, iba kasi yung kapanang isang ikaw mismo, tsaka kapanang sa doktor. Siyempre, very biased ka eh. Yes, yes. So, mas maganda yun. Pero may naramdaman ka na. Yes, so ganun yun. At saka minsan hindi mo alam kung cyst lang yon or... kailangan i-biopsy. Oo. So, yung mga ganun. Okay. Eh, pero, para doon sa mga gusto nga nilang ma-prevent habang maaga pa, kapag sinabing maliit pa yung bukol mo, ano ang gagawin mo? Tanggal mo na kagad? Sa breast? Oo. Ah, no. Kung sa breast, sige, do. Kasi yung ultrasound natin ngayon, tsaka mamo, they can tell you kung high risk to na malignant to or cyst lang to. Ganun nakagaling ating technology. Now, kung sabihin ng resulta mo, this is high risk for malignancy, all you need biopsy, then we do biopsy. Meron ng ganun eh, pwede nang sabihin nila. Yung pa, yung sinasabi ng iba, nagagalit daw yung cancer cells kapag tinusok ng biopsy. Totoo ba yun? Baka naging ano lang tayo, naging conscious. I'm not sure, but there are cases na siguro na ano lang, napansin mo lang kasi masyado ka ng conscious, di ba? Oh, at saka talagang baka nandun na talaga yung cancer cells, yes. No? Tumubo na talaga. Hindi siya nagalit, talagang noon lang kasi nakita na meron na palang kalat.
Hindi dahil tinusok siya. So, ang biopsy, walang ginagawang injury yan na nakakainis para sa cancer cells. Tama ba doon? Wala naman. Oo. Ang ginagawa niya, kumukuha ka lang, kumukurot ka lang. But during the surgery, you have to make sure na yung inoperahan mo sterile. Oo. Hindi siya yung, parang hindi rin kumalat. Kasi minsan may natitira. So what we do as a medical oncologist, we have to make sure that the surgery is very clean. Okay. Kasi kahit anong ibigay namin chemo Oo. Or treatment, kung may natira doon, mahihirapan din kami. Okay. Babalik at babalik yun. Mm-hmm. Okay. Anyway, mamaya, pag-usapan natin paano ma-prevent ang pagkakaroon ng cancer sa pagbabalik po yan ng Butika ni Tita. Yun, Dok.